Once upon a time, there were a group of Catholics Bible sharing beside the river. Then they saw a child floating in the river. So one of them dove and then took care of the baby. Then they saw another one. So there were so many babies floating that they had seminars on how to dive. They raised funds so that they could buy scuba and some boats too. What did they forget? They forget to ask, who is throwing all these babies into the river? You prevent that, you do not have to have a raise fund so that you can buy scuba gear and motorized bangkas. Who is or who are throwing babies into the river? Wrong strategy yung ano eh, yung mag-seminar ka on how to swim well so that you could get the babies. So, my point, we are disciples of Christ. In the first reading, we are told by Yahweh, I will espouse you to me forever. I will espouse you in righteousness and justice, in love and in mercy. And that is why we should help those little girls who die before their time. We should help women with hemorrhages. And then we should ask, why? I'm always dismayed by those in the health care. Don't get me wrong. Believe na believe ako sa mga doktor. Ah, ang galing yan. May test yan para sa prostate cancer. Ngayon, mayroon na sila para sa colon cancer. Ah, dami. Alam nila kung mataas ba yung potassium mo. May microscope. Tignan yung brain mo. May magnetic resonance imaging. May PET. May PET scan. May CAT scan. Ang galing-galing nila. Pero, pag may sakit ka na lang, at saka, gusto ko sana, sabihin ng mga doktor, itong 12-year-old, nagkalyokemia yan dahil gumagamit ang mga magsasaka ng pesticide na ganito ang laman, na ganyan ang chemical elements. Prevention is better than cure. So hindi kasalanan ng mga doktor. Pero palalaan ng palala ang sakit ng mga tao sa aking tingin eh. Baka mas magaling lang sila mag-diagnose. Kasi noon, namatay yung 12-year-old na kagaya sa gospel, sabihin, na tinamaan ng hangin na masama yan. Na engkanto yan. May natapakan na duwende na itim yan doon sa may... ngayon, alam na nila, leukemia yan. Binibisita ko yung mga batang may cancer noon sa child house ni Ricky Reyes at saka ni Hansi ng SM. Pagawaan ng building yan. Andun ang mga bata. Ang liliit pa, kalbo na dahil nagki-chemotherapy. Sinong nagtatapon ng pesticide para yung mga bata? Sinong nagpupulyot ng hangin na hinihinga ng mga bata? Bakit ang mga Pilipina, sama mo yung breast cancer, ovarian cancer, palagay ko yun ang dahilan ng hemorrhoids dito eh. At saka cervical cancer, 1 in 8 Filipinas will have some form of cancer of their reproductive organs. Bakit yan? 1 in 8. So bilangin mo yung mga babae, 1, 2, 3, 4, yung pang 8, kakapitan ng cancer yan. What does our faith say? What does it mean? That when you accept Christ as Lord and Savior,
then Yahweh, God, will espouse you to Him forever, will espouse you in right and in righteousness and in justice, in love and in mercy. What does it mean for 12-year-old young ladies who die before their time, and for ladies, the elder ones, who suffer from hemorrhage, and 1 in 8 will suffer from cancer of the reproductive organs? Nagtapatan na tayo. Sapat na ba yung ginagawa natin ngayon? May binabasa akong libro, The Suicidal Planet, making concrete what Pope Francis said in Laudato Si. We are facing a catastrophe. The continued existence of the human race is under threat. Suicidal planet, because it's human activity, sabi ng Pope, that's causing it. Yung basura na lang natin. May microplastics na sa katawan natin eh, dahil bilyon na natunilada ang nasa ocean. Tapos ka, yung isda, maano din yung makakain din siguro yung mga microplastic. Tapos kakain tayo sa restaurant, ando na, nasa katawan na. Sinong nagtatapo nun? Hindi, yung mga isda. Number 3, ang Pilipinas sa pagtatapon ng plastic na nasa mga ilog at saka pagkatapos magsasabing, I believe in God, Creator of heaven and earth. Creator pala, hindi pala ikaw ang gumawa ng earth. Ba't sinisira mo? So, kailangan kumilos tayo. Sabi ng libro, kailangan, we have to come up with solutions that are economically and technologically viable and sustainable so that fewer 12-year-old kids will die of leukemia and cancer and fewer Filipinas will have cancer of the reproductive organs. We have to make radical changes in our way of relating to the earth to ensure a future for children and young ladies. Nagagawa kasi namin sa Smoky Mountain. Ganito. Organic. Yung food waste, kung hinihiwalay lang, pwedeng gawing organic fertilizer yan. So binigyan ako ng DOST. Binibiro ko kasi yung mga engineer doon. Pag hindi niya ako binigyan, dadagdagan ko ng 10 taon sa purgatorio yung pag namatay na kaya. Hindi, joke lang po. Ayan. Pero binigyan ako ang laki. 9 feet. Pinapaikot ng mga engineer. Ang gagaling ng mga engineer natin. Pinapaikot. Ihulog mo doon yung ano, food waste. Food waste, ha? Hindi nakamix yung ano. 4 tons of organic fertilizer we were producing every day. Mga scavengers yan. Humingi ako kay Mayor Atienza noon ng mga balde, 5,000 families, 5,000 balde, binigay. Sabi ko, paghiwalayin ninyo. Yung nabubulok, dalhin ninyo dito sa bioreactor ng DOST. Nagawa namin. Eh yun, halos no read, no write noon yung mga nagawa namin. Eh bakit tayo sa Quezon City hindi natin magagawa, halimbawa? Bakit yung mga subdivision hindi naghihiwalay? Kasi, nung naghiwalay sila, pagsakay sa truck, sasama din uli. Suicidal planet. And we are doing this to ourselves. So we are not really espoused correctly. We are not espoused in righteousness and justice if we will allow little children and young girls and women to die of cancer because dahil sa kapabayaan natin. Wala na tayong makain. May threat sa food security. Tayo lang yung 60% ang farmers. We could not feed ourselves. We have to buy rice from Vietnam and Thailand. Eh kung pinaghiwalay natin yan kagaya nung nangyari sa Smoky Mountain, no? Kung gagawin nating fertilizer yan using the bioreactors invented by Filipino ingenuity. Di ang mura na sana.
Eh ngayon wala pa tayong fertilizer dahil nagkagira sa Ukraine. Russia and Ukraine ang maraming fertilizer. Gugutom tayo. Bakit? Tamad tayo magbukod-bukod ng basura. Inaasa natin sa gobyerno. Eh hindi naman yung gobyerno ang nasa kusina natin. Tapos nagagalit tayo pag tinatapon lang ng gobyerno kung saan-saan. Doon sa Montalban, meron doon. Mataas. After 30 years, sabi ng mga environmentalists, baka pupunta sa Laguna Lake yan, sa mga iniinom natin na tubig. Suicidal planet. So let us pray during this mass. Na may pakialam naman yung pananampalataya natin sa panganib na nakaamba sa atin ngayon. Kaya naman natin. Hindi natin nagagawa. Katamaran na lang. Dadagdagan ko sana ng 10 taon sa purgatorio yung hindi magbukod-bukod ng basura, pero napakarami. Wala kahit isang nagbubukod-bukod. Let us pray today that our faith will be a transforming faith. That's the will of God for us. You accept the divine word as Lord and Savior. You have to do something for women suffering in hemorrhages and for young ladies who die before their time.